Igan, may bagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kumustahin natin kung uulanin ba ang ating weekend mula kay Mang Tani. Mang Tani! Oh, Igan, mga kapuso, ha, bihirang pagkakataon po yung magkaroon tayo ng dalawang magkasunod na bagyo. At ito ay sa loob lamang ng tatlong araw. Nitong June 28, ang bagyong Kaloy. Habang kahapon naman, June 30, ang bagyong Domeng. Namataan ang pag-asa kanilang madaling araw ang sentro ng bagong bagyong Domeng, 950 kilometers east of extreme northern Luzon, nasa may Philippine Sea yan, mga kapuso. Wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa dahil hindi po ito papalapit. Mamaya titingnan natin. Ang kanyang lakas ngayon, 55 kilometers per hour, malapit sa gitna, at ang hangin ng bugso, 70 kilometers per hour. Ang kanyang kilo sa northward o papataas po yan sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, ito yung forecast track ng pag-asa, e posibleng lumakas pa itong bagyong Domeng bilang isang tropical storm. Pero mga kapuso, hindi po ito magla-landfall sa ating bansa dahil papalabas siya ng ating area of responsibility, posibleng bukas Sabado, patungo ng China, mga kapuso. Pero kahit hindi po nagpapaulan sa atin yung bagyong Domeng na yan, at yung dating bagyong Kaloy, yan, no, papunta rin ng Southern China, na isa ng severe tropical storm, nagtutulong-tulong po yung dalawang bagyong ito para palakasin yung ating hanging habagat. Pero makikita nyo, mga kapuso, ha, yung hatak ng hanging habagat ng bagyong Kaloy na mas malakas, doon nagpupunta yung habagat papalayo at papahina dito sa atin, at hahatak lamang yung Domeng kapag ito ay nasa labas na ng area of responsibility, at ito lamang extreme northern Luzon na ang posibleng makaranas ng mga pag-ulan. At dahil pa rin sa malakas na habagat, maalon ngayon at delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Region, sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, dito sa may Occidental Mindoro, maging sa Palawan, kasama yung Kalayaan Group of Islands. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong umaga, asahan nyo na may ulan pa rin dito sa Pangasinan, dito sa may Zambales, Bataan, dyan sa may Mindoro at Palawan, pero walang kaulan-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pagdating ng hapon, mamayang hapon, natakpan na ng iba't ibang kulay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po yung mga pagulang inaasahan, mga kapuso, ha. May mga malalakas na ulan, yung orange at pula na yan, kaya I am ready po kayo sa posibleng baha at landslide. Bukas, Sabado, dahil sa paghina ng habagat, wala ng ulan sa umaga, maliban dito sa may extreme northern Luzon, yung Batanes. Pagdating ng hapon, nandyan po mga pagulan dito sa Luzon, pero yung northern at central Luzon na lamang, at dyan sa Mindanao, halos walang ulan bukas dyan sa Visayas. Pagdating ng Linggo, muli, mahina na yung habagat natin. May mga pagulan doon pa rin sa Batanes, halos walang ulan sa umaga sa buong bansa. Pero pagdating po ng hapon, nandyan yung mga pag-ulan, mga kapuso, lalong-lalo na dyan sa Mindanao, Northern Luzon at Central Luzon. Sa mga taga-Metro Manila, ngayong hapon, posible ang ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kaya yung mga lalabas ng bahay, ha, magdala po kayo ng panaga sa ulan. Bukas, dahil hihina yung ating hanging habagat, halos walang ulan sa maghapon, mga kapuso. Sa gabi lamang magkakaranas sa mga pag-ulan. Kaya yung mga mamamasyal, magdala pa rin kayo ng parangga sa ulan. Maging sa Linggo, mas maayos ang panahon, walang kaulan-ulan, sa hapon lamang makakaranas ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Igan? Matani, meron bang interaction ang bagyong Domeng at yung dating bagyong Kaloy? Sa ngayon, wala tayong nakikita, Igan. Tingnan mo yung wind map, masyadong malayo kasi sa isa-isa. Kaya yung tinatawag nating Fujiwara effect, hindi mangyayari yan. Papalayo yung Kaloy o Kaloy at papalayo yung bagyong Domeng. Pero posibleng humatake ng hanging habagat, Igan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.